Hi guys, andito tayo ngayon sa kusina ko. Ako ay magluluto ng aming dinner ngayon. Ang aming dinner ngayon ay isang pabo, isang leg ng pabo na lulutuin ko sa oven. Gusto ko lang i-share sa inyo kung paano ko itong niluto. So, simple lang. Bali, ang preparation lang ang ipapakita ko sa inyo ngayon dahil baka maubusan tayo ng oras. So, ito siya ngayon. Ito yung pabo na lulutuin ko ngayon. Tapos, mayroon tayong ang mga sahog ay ito. Mayroon paminta. Bali, 1 teaspoon na paminta. Tapos, basil powder. Bali, 2 tablespoons. Tapos, magic sarap. 2 tablespoons also. Tapos, asin. Bali, 2 tablespoons also. Tapos, sibuyas at lasuna, bawang. Lasuna, so far. Bawang. Nakaano na ito. It's ready to put on the pabo. Ito na siya. Bali, tsaka half cup ng suka at tawyo. Nakamix na ito. So, bali, one cup ito lahat. So, ngayon, itong sibuyas ay ganito, dalawa. Tapos, limang buti na, alibang butol ng bawang. Ito siya. Okay? So, start na natin i-mix itong aking lulutuin ngayon para sa dinner namin. Okay? So, ito, ako ay gagamit ng glove para i-mix natin itong mga sangkap. So, una muna itong tawyo na may suka, half cup, tsaka half cup ng each of them. So, bali 1 cup ito. So, i-mix natin. Tumulin ko ito. Tapos, may butter pa pala tayong gagamitin mamaya on top. So, ito siya. Imamash ko na ito siya dito sa pabo. So, ito yung pabo, i-ano muna natin. Hindi na kailangan i-marinate. Dito na lang muna i-ano natin sa tawyo at suka at iba pang mga sangkap. So, asin. Ito, pinakita ko kanina sa inyo. Bali, i-mix natin ang asin. Bali, ito siya. Tapos, i-roll din natin sa pabo. Isang lig lang ito ng pabo. Nabili ko ito sa pabo or turkey. Nabili ko ito sa supermarket. Tapos, pamienta. Itong pamienta na sinabi ko kanina. I-mix din natin ito. So, hindi na kailangan i-marinate because it's ready to put in the oven afterwards. So, ito na siya. Ito. Tapos, itong basil powder, mabibili nyo rin ito sa supermarket. Lockdown lang kasi maraming time ngayon gumawa. So, ito na ngayon, as first time certified YouTuber. So, kung ano-ano naisip ko para mayroon lang akong ano sa file ko. So, ito ngayon siya. Ito siya ngayon. Ayan na siya. Nakaano na sa simple lang. Tapos, lagyan nyo na ng magic sarap or any kind ng pampalasa at pampasarap. So, ito ginagamitan ko pa siya para talaga. Ito siya hindi grilled sa oven. Talagang bake. Yung temperature ng baking, yun po siya kasi hindi siya nasusunog talaga. Hindi siya nagpa-brown. So, ito, hindi siya too much brown pag i-bake mo. So, bali baked, ano to? Pabo with herbs. So, ito na ang ating bawang at sibuyas. Ilagay na natin dito. I-mix din natin dito. Yeah. So, bali, ito siya. Mix din natin.
So, ilagay na natin, iinitin na muna natin ang oven natin to 190 or 200 degrees. Painitin natin sa baking temperature. Okay? Ready ko muna. So, bali. So, ready na yung oven. Ayan na siya. Ayan na. So, doon natin ilalagay itong ating mixed pabo. Yan lang preparation. Pag nag-brown na, na talagang hindi naman sunog-sunog na, yun ay luto na. Tapos, ang huli ay ang butter. Lagyan nyo ng butter sa ganito, ibabaw. At siya na rin yung parang mag-fried in the oven automatically. So, ito yun siya. Lagyan nyo siya ng mga about 5 teaspoon ng butter. Hindi melted ha. Ganito yun. O, ganyan. Mga 5 or 6 na teaspoon na ganun. Yan siya o. Masarap to. Palagi ko itong ginagawa para sa amin dito, sa family ko. So, at saka easy lang, madaling lutuin. Gusto ko lang i-share sa inyo dahil anyway, lockdown naman. Marami akong time. Pero pag back to normal na, lang gaanong time sa mga ganito. So, katuwaan ko lang to sa YouTube. Nakakatuwa ang YouTube dahil as first timer, bali, samantahin ko na ito, I would like to take the opportunity to explain to you as first timer YouTuber. Bali, nakakatuwa ang feelings na very challenging dahil nga, pag tinitingnan mo ang result dito sa analytics, aba, wala pa akong 1 month, mayroon na akong 1,100 viewers. Kaya salamat sa inyo sa pagsuporta sa aking vlogs at AMG Vlogs and channel AMG. Nakakatuwa. Minsan nakaka-discourage dahil nakikita mo yung iba na aba, isang ano lang nila, in 1 hour, marami na silang viewers at subscribers. Anyway, ang subscribers ko, salamat naman sa inyong lahat kahit papano nasa list pa lang. Pero natutuwa ako sa result ng YouTube dito sa analytics nila. Kasi pag tinitingnan ko ang video ko, aba, nakakatuwa, nakakataba ng puso pag nakikita mo nasa level up ka, kahit ganun lang. Ang saya ng feelings. Minsan naman, may feelings ka na gusto mo nang sumuko. Pero ang sa akin ay katuwaan lang ito dahil nga marami akong time, lockdown ngayon. So, at least nakakapag-share ako ng mga talent ko, yung kung anong hobbies ko. Marami pa akong isi-share sa inyo. So, andito na ako ngayon sa YouTube. So, I hope magustuhan nyo itong aking ngayon. First cooking ko ito na isi-share sa inyo. Pero since lockdown or kahit naman hindi pa lockdown, mahilig na ako magluto, mahilig ako mag-bake. Ang dami kong hobbies, tapos marami akong ginanchelyo, ang dami kong ipapakita ko rin yan sa inyo. So, ito ako ngayon, dito sa kusina namin. Dahil nga gloomy weather dito ngayon. So, masaya ako na nakapag-share ako ngayon sa inyo. Ito na, ready na yung ano natin para sa oven. So, yan na itong aking mga... I hope guys, nagustuhan nyo ito. So, hintayin natin na i-bake natin sa 200 degrees to 1 hour or 1 hour and 10 minutes like that. Okay, pag nakita nyo na brown na siya, hindi naman too much burn. So, luto na yon. Tsaka, nakikita nyo naman, i-check nyo na lang from time to time kung luto na ang loob, makikita nyo. So, wala naman problema kung ibuksan nyo ang oven nyo to check the texture kung luto na or talagang i-extend nyo pa ang 1 hour na pag-bake nito. Hindi to grilled ha, ilagay nyo lang sa bake kasi sa napansin ko, hindi gaano siya nasusunog kung ilagay natin sa baking temperature. Pero pag sa grilled, madali siyang masunog. So, ang ginawa ko, kasi hindi namin ano yung kung sunog talaga. Tsaka, ang texture niya habang niluluto, yung parang sabay-sabay silang luto na hindi sunog. So, tsaka juicy siya, masarap, creamy and juicy kung lagyan na ng juice. Pero kaya ang butter ang sa ibabaw natin, dahil once na melted na yung butter itself doon sa loob ng oven, yun ang nagsusok doon sa loob mismo ng meat. Na doon mafe-feel talaga ang sarap. Okay guys, thank you for watching. And I hope you enjoyed watching my video and
please click the like, subscribe, and for your watching. Okay, thank you very much and God bless. Bye! Dito na tayo ngayon. Lagay natin sa oven. So, kasi medyo matagal pa ito, mga 1 hour. So, we have to off here. And later, the part 2, I will show you the cooked pabo, leg of pabo. Okay, thank you. Bye-bye! Ito na tayo ngayon. Inalagay na sa oven. Ayan, siya. Palagay na sa oven. Ito. Ano siya? Nasa oven na siya. Ito na ako ngayon. So, enjoy! Bye! Thank you so much for your support. Bye-bye!